Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ano nangyari sa lalaking yan? Nakasimangot na tanong naman ni Annie sa asawa nitong si Clark. Nang matanaw nila itong inaalalayan ang lasing na si Christian, nakasampay sa balikat ni Clark ang isang braso ng kapatid nito na susuray-suray sa paglalakad. Nasa parking lot na sila ni Annie at nakatayo sa tapat ng sasakyan ni Clark. Sinabi niya kay Annie na kung ano ang nangyari sa ginawa niyang pagkumpronta niya kay Christian. At dumoble ang inis nito sa bayaw. Tanga nga raw si Christian at ang sarap pukuli ng bato sa bumbunan. Natawa naman siya kahit medyo makirot pa rin ang dibdib niya. Pagkatapos niya marinig ang kailangan niyang marinig mula sa asawa, ay iniwanan na niya ito. Nakihalubelo na lang siya sa ibang bisita bago niya hinanap si Annie. Matagal sila nag-usap na magkaibigan. Napabuga naman ang hangin si Clark. Ewan ko ba rito, biglang ginanahin sa pag-inom. Tumingin naman sa kanya si Clark. Tinawagan ko na ang driver nitong si Christian. Papunta na yun dito. Eksakto namang may bumusinang sasakyan. O ito na pala. Liana, ikaw na ang bahala kay Christian. Tinampal naman ni Annie ang kamay ni Clark. Bakit si Ate Liana ang kailangang sumalo sa pag-alalay sa lasing na yan? Ibigay mo na lang sa driver. Sabihin mong ihulog na lang sa tapat ng gate at hayaang gumulong-gulong sa alikabok. Pinagtunog naman ni Clark ang dila nito. Ay naku Annie, mag-asawa pa rin naman ang dalawang ito. Hanggang wala pang final na desisyon ng annulment. Nagpatulong naman si Clark sa driver na ipasok sa backseat ng sasakyan si Christian. Ay ang sarap sa bunutan niyang kapatid mo. Ang bait-bait pa noon. Tapos biglang tinubuan ng sungay sa ulo. Ay naku. Patuloy naman na ingos ni Annie. Hinila ito papalapit ni Clark at marahang pinisil sa balikat. Birthday na birthday mo, pero panay ang simangot mo riyan. Hindi maganda yan. Oo nga naman Annie, pakiramdam ko tuloy nasira ko yung kaarawan mo. Annie naman niya sa kaibigan. Ikinumpas naman ito ang kamay. Hindi totoo yan, hindi mo nasira ang birthday ko no? Naiinis lang talaga ako dyan kay Christian, pero ang kabuuan naman ng selebrasyon ay totoong nai-enjoy ko. Talaga? Matamis na tumitig sa mukha nito ang asawa. Hindi maikakailang mahal na mahal nito si Annie. Siniko naman ito ni Annie sa tagiliran. Mamaya na sa bahay, huwag mo akong hinaharot dyan. Lumapad naman ang pagkakangiti ni Clark. Sabi mo yan ha, tara, uwi na tayo. Nagpaalam na ang mag-asawa sa kanya. Siya naman ay sumakay na rin sa backseat ng sasakyan ni Christian. Tulog na tulog ang asawa. Mapula rin ang mukha nito, lalo na ang magkabila nitong pisngi, mga labi at tulay ng matangos nitong ilong. Kahit ang mga tainga at leeg nito ay namumula rin. Umungol naman ito, dumapos sa leeg nito ang kamay niya. Mainit, sobrang init. Umarko naman ang kilay niya. Anong gusto mong gawin ko? Tumingin naman siya sa driver. Kuya, pakilakasan mo nga ang aircon. Naiinitan si Christian. Tumango naman agad ang driver. Hindi ako makahinga. Ungol naman ni Christian. Pilit nitong hinihila pababa ang kuwelyo ng damit nito. Napatingin naman siya sa leeg ng asawa. Panay ang galaw ng lalamunan ni Christian. Ilang segundo pa munang nag-debate ang utak niya kung bubuksan niya ang botones ng suot nito. Sa huli ay nagpa siya siyang tulungan itong alisin ang suot nitong bowtie at kalasin ang unang dalawang botones ng shirt nito. Pagkatapos ay muli na niyang itinutok ang mga mata sa labas ng bintana. Nagulat na lang siya nang bumigat ang isang balikat niya. Iyon pala ay inihilig na roon ni Christian ang ulo nito. Gusto niyang itulak papalayo si Christian, pero baka lumaylaid lang din ulit ang ulo nito, dala ng labis na kalasingan. Bakit kasi ang daming ininom nito? Ang pagkakaalam naman niya ay mahigpit ang kontrol nito sa sarili.
May problema yata talaga sa magkapatid na Anderson kapag nalalasing. Si Clark ay pinagbabawalan ding uminom dahil kung ano-ano nagagawa nito kapag nalalasing. 90% ay pinagsisisihan nito kinabukasan. Si Christian naman ay 2 beses pa lang niyang nakitang nalasing. Pero sa parehong pagkakataon ay gumigising ito. Kinabukasan na walang may naiiwang alaala tungkol sa kung ano ang naganap sa durasyon sa lunod na espiritu ng alkohol ang sistema nito. Ano? Annulment. Sambit ulit nito. The annulment. Nahigit naman niya ang paghinga. Kahit tulog ito ay nakakaya pa rin itong pasakitan siya. Dahil sa lahat naman ang pwede nitong sambitin ay ang annulment pa ang napili nito. Siguro kahit magulo ang utak nito ay isang bagay ang hindi nito pwedeng asikasuhin. At iyon ay ang paghihiwalay nila. Sa bagay, sino ba naman ang gustong manatiling nakatali sa asawang isang huwad at mapagpanggap? Pero kung nagkapalit naman sila ng sitwasyon ni Christian, siguro ay patatawarin niya ito at susubukang mahalin. Malas niya lang at hindi sila magkapalit ng pwesto. Kaya hindi niya mapipilit ang gusto niya rito. Iba-iba naman ang tao at nagkataon lang na hindi si Christian ang tipong kayang tanggapin ang isang kasinungalingan na tulad niya. Oo, Christian, huwag kang mag-alala. Itutuloy natin ang annulment. Tumunog naman ang cellphone nito kaya napasulyap siya sa screen ng aparato. Si Mark ang tumatawag. Nagsikip naman ang dibdib niya. Nahanap kaya nito si Liani? Nagulat siya nang sagutin naman ni Christian ang tawag sa kabilang linya kahit sobra ang lasing nito. Nakapikit ito at nakayupyup sa balikat niya kaya hindi niya masabi kung okay na ba ito o hindi pa. Mark, mahalata sa boses nito na wala ito sa tamang huwisyo at aksidente pa nitong napindot ang speaker icon. Mr. William, lasing ho ba kayo? Pwede naman akong tumawag sa ibang pagkakataon na lang. No, hindi ako lasing. I'm fine. Please. Nagbubuhol-buhol na ang dila nito. Ano? Huwag mo akong paghintayin, Mark. Marahas na sigaw naman ito. Mr. William, tumawag lang naman ako para ipaalam na bukas ay nasa Maynila na ako at kasama ko na si Miss Liane Santiago. Natapos na niya ang kailangan niyang tapusin dito. Kaya wala na magiging problema o aberya ang pagbabalik namin dyan. Nanigas naman ang buong katawan niya. Parang may matalim na bagay ang biglang kumutkod sa kanyang sikmura. Bukas na pala matatapos ang hiram na oras niya sa piling ni Christian. Really? Oh, that's great! Ang investigador na ang una nagbaba ng telepono. We'll finally meet her. The woman who was supposed to be my wife. My real wife. Kahit nabubulol na sa sobrang kalasingan si Christian, ay naiintindihan pa rin niya ang bawat katagang namumutawi sa mga labi nito. Pakiwari niya ay 1,001 beses na nagpaulit-ulit sa tainga niya ang mga sinasabi ng asawa niya. The woman who was supposed to be my wife. My real wife. Diyos ko, ang sakit pa rin talaga. Mahina niyang bulong sa hangin. Kasabay niyon ay ang mariing pagkuyom ng kamay niya sa tapat ng kanyang dibdib habang nakatutok sa labas ng bintana ang mga mata niya. At pakiramdam niya ay hindi siya makahinga dahil nalulunod siya sa mahapding emosyon. Kaya dali-dali niyang ibinaba ang salaming bintana. Nang umihip ang malamig na hangin sa mukha niya, ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Shit! I already have a wife. Patuloy na pagsasalita naman ni Christian, kahit bumabaluktot na ang dila nito. But I am going to be free now. Very soon. I should be happy, right? Yes, I am happy. Napasulyap naman siya sa driver. Gusto namang nakatingin ito sa kanila mula sa salamin. Mabilis nitong ibinalik ang atensyon sa daan nang magtama ang mga mata nila. Pagdating ng bahay ay nagpatulong siya sa mga kasambahay na iakyat sa silid nito si Christian. Nang maayos na nilang ihiga sa kama ang lalaki, ay lumabas na ang mga kasambahay
at siya na lang ang naiwan sa loob. Nakatayo lang siya sa gilid ng kama at matiim na pinagmamasdan ng asawa. Kalaunan ay naupo siya sa gilid ng higaan nito. Hinahaplos niya ang noo ni Christian at marahang sinusuklay ng mga daliri niya ang buhok nito. Bukas, matatapos na ang ilusyon ko. Mahina ang boses niyang sabi rito. Hindi ako nagsisising minahal kita. Pero tama nga siguro si Dylan na masyadong maikli ang 6 na buwan. 6 months is too short a time for me to stay madly in love with you despite all the pain you caused me. Pangungumbinsin niya sa sarili. So I know that my heart will recover soon from these heartaches. Yumuko siya at akmang tatayo na nang biglang bumalot sa katawan niya ang mainit na braso ng asawa niya. Pero base sa bigat ng katawan ni Christian, ay batid niyang lasing na lasing pa rin ito. Umungol naman ito. Liana. Liana. Bulong nito sa kanyang pangalan. Nanginginig ang mga labi niya. Kaya mo rin palang sambitin ang pangalan ko ng buong ingat at may pagsuyo, Christian. Yumapos ito sa kanya na mahigpit. Napatingala naman siya sa CCTV na nakakabit sa sulok ng silid ni Christian. Si Christian lang ang may otorisadong tingnan ang CCTV footage. Alam din niyang hindi ugali ni Christian na tingnan ang mga footage na kuha ng video camera sa kwarto nito, maliban na lamang kung may mabigat o importanteng dahilan. Kaya kung may gusto siyang gawin ngayon kay Christian, ay napipiho niyang hindi nito iyon malalaman. Christian, alam kong hindi mo na ito maaalala bukas pagising mo. Pero gusto ko pa rin gawin. Gusto kong baunin. Ibinulat nito ang mga mata. Mapupungay ang mga iyon. Humarap siya rito at hinaplos ang pisngi ng asawa habang nakatitig siya sa mga mata nito at ganoon din naman ito sa kanya. Habang papalapit ng papalapit ang mukha nito sa mukha niya, ay painit naman ang painit ang kanyang mga mata at pabigat din ang pabigat ang kanyang paghinga. Pumapaypay na sa mukha ng asawa ang init ng kanyang hininga at nang sa wakas ay tuluyang maglapat ang kanilang mga labi, ay hindi na rin niya napigilan ang masaganang pagdaloy ng luha sa kanyang mga pisngi. Itinulak niya pahiga sa kama si Christian. Napadaing ito at napatitig sa kanya. Inangat nito ang kamay na tila gusto siyang abutin ito. Gusto siyang hawakan ito. Nakatitig lang siya rito. Habang patuloy ang tahimik na pagdaloy ng luha mula sa kanyang mga mata, ay hinila naman niya pababa ang zipper sa likod ng suot niyang evening gown. Hanggang sa dumulas iyong pababa at nahulog sa sahig. Huling-huli na ito, Christian. Pagkatapos ng gabing ito, buburahin na kita ng tuluyan sa puso ko. Dahil hindi ko na pwedeng patuloy na angkinin ang taong sa pulpa lang, ay hindi naman tunay na akin. Isa pa, makakasama mo na rin sa wakas si Liane. Napatiimbagang naman siya at maras na nagmulat ng mga mata. Parang nananadya pa ang unang tumambad sa mga mata niya ay ang singsing sa kanyang mga daliri. Pinatay niya ang shower at hinatak ang tuwalya sa kama bilis na tinuyo ang sarili. Lumabas na siya ng banyo at nagbihis na. Kinuha na niya ang briefcase at pumanaog na siya sa hagdanan. Subalit natigilan siya ng matanaw ang pigura ng asawa niya na naglalakad patungo sa pinakapinto ng bahay. Nanigas ang likod niya na makitang may dalang maleta ang asawa. Ma'am Liana, saan ka po ba talaga pupunta? Bakit may dala ka pong maleta? Tanong naman ni Pinang dito. Lilipat lang ako ng bahay, Pinang. Huwag ka nang malungkot. Pwede mo pa rin naman akong puntahan sa bago kong titirhan. Pero bakit ka po lilipat ng bahay? Okay na naman po kayo ni Sir Christian ah. Hindi ba po napunan na rin naman ninyo, ma'am, ang malaking pagbabago ng mga aktosyon ni Sir? Sinisika pa niyang makasalo ka sa pagkain. Nag-aalala na siya kapag wala ka pa sa bahay at... Pinang, sambit naman ni Liana sa pangalan ng kasambahay upang harangin ang iba pa nitong balak sabihin. Bumuntong hininga ito at gumuhit ang tipid sa mga labi nito. Pero ang ngiting iyon ay hindi umabot sa mga mata nito. Malapit nang maanal ang kasal namin, Pinang.
Hihintayin ko pa ba iyon bago ako kusang umalis dito? Itutuloy pa rin ba ni Sir ang annulment? Bakas ang lungkot sa mukha ng kasambahay. Tumango naman si Liana. Inabot ng isa nitong kamay ang kamay ni Pinang at marahang iyong pinisil. Tuloy pa rin Pinang. Wala namang nagbago talaga kung ang pag-uusapan ay estado ng pagiging mag-asawa namin. Ang kabaitang ipinapakita niya sa akin ngayon ay hindi nangangahulugang ayaw na niyang makipaghiwalay sa akin. Napayuko naman si Pinang at kinusot nito ang mga mata na pinamumukhalanan ng luha. Ma'am, dito ka na lang po kahit nahiwalay na kayo ni Sir. Samo naman ito sa kanya. Hinatak ito papalapit ni Liana at ni Yakap. Sa kahinagod ang likod nito. Ano iyon, parang housemate? Mula sa pagiging mag-asawa, naging magkaibigan at mauuwi sa pagiging housemate? Mamimiss talaga kita, ma'am. Iyak na wika nito. Mamimiss ko rin naman kayo, lalo ka na Pinang. Nginitaan ito ang kasambahay. Kung ayaw mo na rito, pwede ka namang lumipat sa akin. Mas maliit nga lang ang sweldo mo kumpara rito. Pero naroon naman ako. Iyon ay kung gusto mo lang talaga akong makasama. Ma'am, lalo itong pumalahaw. Siya naman ay napakuyom ng palad sa mga kamay habang pinakikinggan ang usapan ng dalawa. Liana's leaving, looking at his wife, carrying his luggage. Ay ang sakit ng dibdib niya. Kahit pigilan niya ay kusang umiigting ang kanyang mga bagang at kumakalam ang tensyon sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Gusto niya itong hilahin at ikulong sa loob ng kwarto niya. Gusto niyang agawin dito ang maleta nito at hatakin palabas ang mga damit nito. Pero bakit? Bakit ganoon ang damdamin niya? Siya ang may gusto nito. Siya ang may gustong ipaanal ang kasal nila kahit na ayaw ni Liana. Siya ang nagsabing ituloy nila ang annulment ng tanungin siya nito. Kaya bakit may tila mag-aras sa kamay niya ang nadadaklot ngayon sa loob ng kanyang dibdib? Liana, tawag niya rito. Malalaki ang hakbang na nilapitan ang dalawang babae. Mababa lang ang boses niya. Pero buong buo iyon. Napalingon naman sa kanya ang asawa. Christian, marahas itong napatingin sa suot na relo. Bakit gising ka na? Wala pang alas sa isa. Hindi marahil nito inaasahang magigising siya ng napakaaga at maaabutan ito sa ganong sitwasyon. Where are you going? Sa halip ay tanong niya rito. Imbes na sagutin ang ibinato niyang tanong dito. Aalis na sana ako. Wala ka malambang balak na magpaalam sa akin ng maayos? Napatikim ito at naging mailap ang mga mata. Ang plano ko ay tawagan ka nilang mamaya para ipaalam sa'yo na lumipat na ako ng bahay. Tawagan ako? Why do over the phone? Bakit hindi mo sabihin sa akin ng personal? Nagsalubong ang mga kilay niya. Kahit na panay ang iwas ni Liana na makasalubong ang mga mata niya, ay hindi niya pa rin nilulubayan ng titig ang maliit at maganda nitong mukha. Pasensya ka na. Tama ka. Dapat ay direkta ako nagpaalam sa iyo. Huminga naman ito ng malalim. Christian, simula ngayon ay hindi na ako titira rito. Bahay mo to eh. Hindi ko naman to bahay. Niminsan ba sa loob ng 6 na buwan na nakatira ka rito, ay hindi mo ba naramdamang sa iyo rin ang bahay na to? Sa tanong niyang iyon ay nag-angat na ng mukha si Liana at tumitig sa mga mata niya. May dumaang mapait na emosyon sa balintataw nito. Napilit itong itinutulak sa likod ng matatag na kislap ng mga mata nito. Noong natuklasan mo ang ginawa kong pagsuhol kay Mark, para bagalan niya ang paghahanap niya kay Liani. May sinabi ka sa akin noon. Nakalimutan mo na ba? Sabi mo ay umalis ako sa bahay mo. Bahay mo, Christian. Hindi bahay natin. Bahay mo lang. Natigilan naman siya. Sa loob ng ilang segundo ay tila nalulunod niya ang sariling dila niya. Bumalik sa isipan niya ang araw na iyon at ang eksaktong mga salitang sinabi niya sa asawa. Leave my house.
Nagsikip naman ang lalamunan niya. Lalo na dahil iginuhit din ng utak niya ang imahe ng asawa noong araw na iyon, noong araw na nagmamakaawa ito sa kanya. Nagsusumamo na huwag niya lang itong paalisin. Ang bigat sa luha nito na hindi niya binigyan pansin noon dahil galit na galit siya rito. Muling nagsalita si Liana. Pero hindi na masama ang loob ko sa iyo tungkol sa nangyaring iyon. Tapos na yon. At tama ka naman. Bahay mo ito. Kaya aalis na ako. Isa pa, malapit nang dumating si Liane, hindi ba? Hindi na magandang tingnan na magkasama pa rin tayo sa ilalim ng iisang bubong. Gayong baka mamaya ay naririto na ang babaeng gusto mo talagang pakasalan at makasama bilang totoong asawa mo. Bakit kumakabog ang dibdib niya? Bakit parang ayaw niyang tanggapin ang mga sinasabi nito? Napabugasin ng hangin upang disimuladong pahupain ang pagkabog ng dibdib niya. Pero ang napagkasundoan natin, aalis ka lang kapag nagkaroon na ng final decision ang annulment natin. Ngumiti naman si Liana. Tipid ng ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Alam mo sa inaakto mo ngayon, Christian, baka isipin kong ayaw mo akong pakawalan o baka ayaw mo akong paalisin. Please, don't make me misunderstand you. Nag-usap na tayo. Malinaw na ang lahat sa pagitan natin. Ito ang gusto mo na sinang-ayunan ko naman. Huwag na natin guluhin pa. Malapit mo nang makuha ang mga bagay na matagal mo nang gusto at matagal mo nang hinihintay. Kaya, ediretso mo lang ang mga mata mo sa bagay na yon na matagal mo nang gusto at huwag ka nang lilingon pa sa dako ko. Pero Liana, umiling naman si Liana. Matiim ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Huwag, Christian. Huwag mo nang subukang pigilan ako. Napatiimbagang naman siya. Saan ang kagaling ang sakit na iyon? Purong sakit na tila itinatanim sa kailaliman ng puso niya. Mahigpit niyang hinawakan ang palapulsuhan ng asawa niya. Mahigpit na mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ni Liana. Bago pa man ito maituloy ang nais sabihin, ay bumukas na ang pintuan ng bahay. Sabay pap silang napalingon ni Liana at dalawang tao ang nakatayo sa tapat ng pintuan. Namilog naman ang mga mata niya nang makilala ang mga ito. Mark, sambit niya sa pangalan ng investigador. Mukhang nagulat din naman ang investigador sa naabutang eksena. At ubili itong napatingin sa katabi nitong babae. Ganoon din ang asawa niya. Napatuon din sa katabi ng lalaki ang mga mata niya. Tumikim ang kasamang babae. Magandang umaga, Mr. William. Ako po si Liana Santiago.